So mga kapigmate, bali mag-inject na tayo ng antibiotic. So antibiotic natin ay focus Penn Street. So Penn Street ang ating antibiotic mga kapigmate. Yan. So ito po yung Penn Street natin. So dalawang bote siya. So ang gagawin nyo lang, ito distilled water to, ito naman yung powder niya. So pag mimix nyo lang. So ilalahat po natin to. Lalahatin po natin. So kuha tayong syringe, tapos kukunin lang natin tubig. Ay, distilled natin. Yan. Tapos pasok lang natin dito. Busin lang natin tong distilled natin mga kapigmate. Kailangan side na side. Yan. So, to side na side to, wala na. So, lahat lang lagay lang natin dito. Yan. So, mix natin. Para sure. So, napag-inject na tayo ng oxytocin. Ito na lang i-inject natin, antibiotic Penn Strip. So, busin lang natin to. Mix natin. Mix na gusto. Yan. So, sirin lang natin. So balit 10 ml to. Ah, may 10 ml pala. So meron pang konti, sasirin natin yan. So busin natin tong 10 ml natin na pastry. Sa pag-inject naman mga kapigmate ay pag bagong anak na ganito, so hindi siya masyadong mano, kailangan may inject nyo agad ng antibiotic para taas ng anak. So busin lang natin to, busin na natin, tingnan natin kung ilang ml at pag naubos. So 10 ml. So, saka na natin gamitin tong iba. 5 ml pa pala to. So, ano na lang natin. So, tama na muna ang 10 ml na yon. So, ito bukas. Iko-continue natin to. Mas maganda ubusin to eh. So, then disinfectan na ulit tayo ng ating ginamit na pang-inject. So, tapos na. So, lumabas na lahat ng placenta. So, balit tatlong placenta ang lumabas mga kapag-meat. So tatlong placenta ang lumabas sa kanya. So, pero parang may nakakapapa. Wala na. So, sa oxytocin mga kapigmate, so bali dalawang beses tayo nag-inject ng oxytocin nung ano, una ay nung may lumabas sa kanya na 10, tapos sobrang tagal bago nasundan, tapos yan ngayon pakatapos mga anak. So yan, okay lahat, wala tayong mummified, walang stillbirth, walang differential lahat. So okay na.
So sa ngayon sa ganito mga kapigmate, hindi tayo magpapakampante dahil gantong kulungan natin ay walang maipit sa kanila. Ang isipin po natin tong inahin. Kasi yan po ang inahin mga kapigmate, hanggat mahina po ang inahin ay talaga pong makakaipit at makakaipit yan ng biig. Kahit may ganto kayo, kahit may arang. So yan lahat sila. 12 heads. Yan. So hindi pa rin tayo makapagpahinga ngayon kasi siguradong nanghina itong inahin kasi dinukot natin yung unang anak niya. Saka yung ari niya mga kapigmate, isprayan po natin ng Convinex kasi lalangawin po yan. So lalangawin yan, baka mapangitlugan ng langaw. Isprayan nyo. Yan. So yan, kailangan lang ispray. Iwas langaw. So yan. Tapos yung mga pusod ng mga piglet natin, double check nyo, spray uli ng ano ng Convinex para mabilis matuyo. So yan. Ayan. So mga walang kabusugan itong mga piglet. So simula nung lumabas sila, wala pang tigil ang kakadede hanggang ngayon. Ayan sila. Ngayon 14? 12. Ah, 12? So, pare-parehas ang laki. Isang sukat ng laki nila. Walay gamay. Walang gamay. Walang maliit, walang sobrang laki. May mabigat. Yung pinakamabigat natin, 1.7. Ayan. So, wala tayong mahina. So, maglilinis na lang ako dito at ayusin ko yung mga gamot. Ayan. So, pero babantayin natin to. Mahirap na. Kailangan natin. So iyan, so next naman natin ang mga anak mga kapigmate. Itong dalawang to sa dalawa. So ang channel ayan lang normal para sa akin, yan lang normal lang. Ano, laki ng dumalaga siya ng dumalaga. So pero mga kapigmate, hindi tiyan ang basehan sa dami ng anak ha. Hindi po tiyan. So ayan, iba mga papahinga na. Papahinga na sila. So mayroon pa tayo ditong isang mga anak. So ang mga anak pa po natin ditong isa ay si Lucky. So ito. So 24 to, January 24 mga kapigmate. So January 24 naman tong si Lucky natin. So yan. Hi Lucky. So yan, niligo na naman sa tahi niya. Yan ang ano natin kay Lucky. Niligo na naman siya sa tahi niya. So bukas na paligo mo, busy ako. Ligpit lang tayo ng mga ano natin, kalat. Tapos na tayo. Mga tulog. Yan. So yan. So tuloy tayo. Yan. So okay na. Dose. So, ayan. So, tapos na tayo mag-inject ng oxytocin saka antibiotic. Pero bukas, follow up natin yung antibiotic natin. May 5 ml pa tayong natira. Inject ulit natin bukas. So, ayan. Ito. After isang oras ng panganganak mga kapigmate. So, yan.
For isang oras. So wala pa rin silang tigil. So magaling tong ating inahin. Kasi padede lang siya ng padede. So dire-diretso lang padede niya. So napakaganda, napakagandang inahin. So hindi pa po natin siya pinapakain mga kapigmate kasi napakalakas pa ng gatas niya. Saka sa ganyan mga kapigmate, mas maganda wag muna pakainin ng madami. Kung pakainin man konti lang. Kasi pag sobra-sobrang pinakain nyo sa mga kapigmate, baka magka-mastitis when o MMA. So iniingatan natin na magkaganon ang ating inahin. So sa ngayon at patuloy pang dumedede yung mga biik, so bukas na natin papakainin si Cookies. So yan, final po natin yan. So final natin yan, 12 heads. So pinakamaliit 1 kilo, pinakamalaki 1.7 kilo. So napakagandang size, napakaganda ng bigat ng ating mga piglet. So yan, sa ngayon dito pa rin muna ako matutulog. Babantayan natin to hanggang 5 days hanggang makasigurado lang tayo na malakas na yung inahin. So kasi mga pigmate, pag malakas na tong inahin natin, hindi na tayo mamumroblema sa bake, pwede na natin iwanan. So 3 days mag-i-inject tayo ng ano sa mga bake ng iron, saka putol ng buntot, putol ng ngipin. So yan lang muna ang vlog natin ngayong gabing to mga kapigmate. Happy farming sa ating lahat.